wasak na wasak mga paps, no? So tingnan nyo yung mga bago kong kinabit dito. So ito. Good morning mga paps. For this video, meron tayong tatalakayan tungkol sa engine na biniak ko dito dahil sa tipid ng may-ari nito is nagka-problema, gumastos ng malaki dahil maraming sira sa loob ng engine. Nagtatanong ako sa may-ari kung ano bang problema nito is hindi siya masyadong nag-change oil ng kaniyang engine. So, yun ang nangyari, gumastos ng malaki. So ngayon mga paps, ipapakita ko sa inyo yung mga posibleng mga parts na magkaroon ng problema in the future kapag hindi kayo masyadong mag-change oil sa inyong mga motor. Specifically sa XR150L na ito yung biniak ko. So ngayon ipapakita ko one by one. Ito yung engine mga paps, napalitan ko na ng piston, piston ring at saka piston pin, pati na rin piston lock. Then nagpalit na din ako ng head, nagpalit din ako ng guide kasi wasak na wasak yung guide, timing chain. Napakasakit ng ulo na tong makina to paps dahil gumastos yung may-ari ng malaki. So ngayon dito muna tayo sa cam holder. Sa cam holder mga paps, sira na yung inner thread ng dalawang bolt dito gawa ng maling pagtuturnilyo sa mekaniko sa labas. So pinalitan din na din natin yan. Dito yung primary na sira mga paps kapag hindi kayo mag change oil, yung camshaft may tama na yung cam, yung dalawang bearing is sirang sira nga is kitang kita natin na sunog na sunog yung camshaft natin mga paps. Yan. So palitan natin yan. Next mga paps is ito. Yung rocker arm natin. Sirang-sira yung bearing. So sunog na sunog din. Palitan din natin yung rocker arm shaft para smooth na smooth pa sa pagbalik natin. Ito yung piston ko na tinutukoy ko. Pinalitan ko na din ring set, piston pin at saka piston. Tingnan nyo mga paps yung pinaka worst sa loob ng engine. Parang minamasakir sa loob mga paps. Hindi ko akalain kung anong nangyari sa loob pero ito na yung resulta. Wasak na wasak yung guide mga paps. Tingnan nyo yung bago at tingnan yung wasak na guide mga paps. So sobrang rare nito. Sa tingin ko yung may-ari siya yung nagpabaya ng kaniyang motor. Yung head papalitan na din natin kasi may tama na yung liner. Yun mga paps, oh. Malaki na yung tama. Yan. So, yung black natin is napalitan ko na. Naikabit ko na sa engine. Yung head, sinisiting ko lang yung bulb at saka pinalitan ko ng bulb seal. Ayan, bulb seal mga paps, pinalitan ko.
So, meron na kayong lesson learned mga paps kung kayo, magtipid kayo ng engine, merong disadvantage at may babalik sa iyo na problema. Tingnan niyo yung piston mga paps, bago na yan, yung guide bago na din. Pati na rin yung block, bago na. Kadalasan mga paps, kapag mag-change oil kayo, is i-advise ko, kapag ordinary lang na oil is maximum natin is 1,500 kilometers, whichever comes first, either month or ang kilometer natin para safe na safe yung mga moving parts ng ating engine, kasi yung life ng ating engine is nakadepende sa ating oil. So yung oil is nakadepende na din sa may-ari. So balik-balikan ko na dapat 1 month or 1,500 kapag ordinary. Pero kung gumamit kayo ng synthetic oil, mas mai-recommend ko na hanggang 3,000 maximum mileage na yung ita-travel sa ating mga motor para safe na din yung ating engine. So hanggang dito lang tayo mga paps. Kapag hindi ka pa kayo nakasubscribe, sana i-subscribe nyo na yung channel ko, i-share at saka i-like. Mag-comment na din kayo sa ibaba para pag-usapan natin kung ano ba yung mga posibleng masira kapag hindi kayo nag-change oil sa inyong mga motor. So, salamat mga paps at God bless.